Hello po, welcome po ulit sa ating channel JP Bontan TV. Ngayon po is i-share ko sa inyo kung paano po tayo nag-wire ng isang bonsai material. Ito pong nasa harapan natin is sinatawag po natin na Argao Taiwan or Premium Microphyllia. Napapagate po natin ito through stem cutting katulad po ng maliit na ito. Kung nakita nyo po yung previous na video natin about so paano tayo nagpo-propagate, paano tayo nagtitrain, ito po yung Argao Taiwan natin. Meron na po siyang nilampas na puso yung ungkat niya sa apat niya. Ito po yung sa ice cream na pot. Ginawa po natin training pot. Ito pong Argao Taiwan is originated po sa Taiwan. Kaya po hindi po tayo makakakuha nito sa wild. Makakakuha po tayo nito sa mga kapwa natin dun sa lista. Kaya po huwag po natin patagalin na at i-share ko na po sa inyo kung paano tayo nag-wire ng isang Argao Taiwan. Diyan po tayo kumukuha ng mga na-wire natin na Argao Taiwan na maliliit. Yan po. Nakapatong lang po sila sa lupa para mayroon siyang ugat. Tulad po nito, mayroon na siyang naglalampas na yung mga ugat niya sa pot niya. Ito po bagong wire din natin ngayong araw. Bagong wire po natin siya ngayong araw. Ito po yung bagong wire natin. Mas maganda na kasi po yung natitrain siya ng maaga para hindi po tayo mahirapan. Meron naman po tayong ditong straight. Lalagyan lang natin siya ng sayaw. Yan, may mga straight po tayo. Mga straight. Yan. Lagyan lang natin siya ng sayaw pero para magkaroon ng kurba, maging sexy yung katawan niya. Yan. Mas maganda po kasi na-train na natin siya. Wiring nga na natin siya habang malit pa yung sanga niya. At saka po natin siya irerekta sa lupa. O irerekta, pwedeng irekta sa lupa. Gumamit po tayo ng extension pot. Ang Argao Taiwan po is hindi naman po maselan. Hindi naman po siya maselan. Kaya pwede po siyang yan, simulan na po natin yung wire. Ang ginamit ko pong wire is yung tinatawag na drop wire, yung sa kawad ng kuryente, yung sa papunta sa may poste at yung punta sa may bahay, sa bahay. Sinunog po lang po siya, aluminum wire po siya. Kaya medyo malambot po siya pag nasusunog. Huwag mo lang po masobra sa init kasi natutunaw po ito. Paalala lang po, kung gusto niyo lumaki yung katawan nito, ito maglumaki pa ito, huwag na muna yung puputulin ang talbos nito. Once kasi naputol na natin to, pag pinutol na natin to, is hindi na siya lalaki. Matagal ang proseso, matagal na panahon siya yung maghihintay. Pinutol natin yan. Initial wiring naman lang po ito. Pero, ang ginagawa ko po kadalasan dito, yan, may first branch na po tayo. May first branch. Lagyan natin po siya ng sayaw. Yan, wag na muna natin siyang puputulin at para yan, meron na po tayo siyang may back vibe. Lagyan na po natin siya ng back. Meron na po siyang back. Ang pag-wire po ng bonsai is hanapan po natin siya ng magandang front view ng ating gagawin na bonsai. Argao Taiwan po is okay, dali lang po itong matrain kasi medyo madali po siyang lumate yung dahon niya pera po sa Argao Dagat. Maganda po ito sa mga baguhan na gusto magsimula sa pagbobonsai ang Argao Taiwan. Mayroon na po siyang front. Ito na pong front niya. First branch, second branch, third branch. Ito na po yung gagawin natin na apex. Yan. Katulad lang po yan yung ginagawa ko. Tapos kung gusto niyo po ipatong niya na po ito sa extension pad. Pag ganito naman pong sanga, ganito naman pong dalawang ikis. Meron kasi yung iba-ibang style. Yan. Kung i-straight lang po ito, pakakatingin natin siya. Hindi natin siya mapupormahan ang maigi. Kaya ang gagawin po natin, lalagyan natin siya ng sayaw. Tinatawag na chat-chat-chat.
pag mga ganito. Ipon natin siya ng bubo. Kaya gawa tayo ng first words. Hindi ko na tayo bubo ng masama. Para magkaroon po siya. Pinapinan ng bubo ganito. Medyo maiksip yung garam na kuha natin. Paano tayo nag-wire? Mayroon tayong second press branch, second branch. Magigitong trap ito, magiging back branch ito. So, ganito. Dito tayo kukuha ng apex na. Hindi ko muna po siya pinutol. Kasi, gagawin natin to. Dito tayo kukuha ng magiging apex o tuktok. At magkakaroon po siya ng mga sana-sana. Ito, yung paywan natin. Nag-i-dead na po siya ng 2 months from cutting. From ganitong cutting. Mas maganda na po yung napasimula na natin. Marami po ako dito na train na wiring. Ito. Ano siya? First brush pa naman. Ay, initial wiring na lang naman po ang ginawa natin. Ito pa po. Ito pa. Na initial wiring na din natawag. Yeah. Kung mag-wire po kayo, ingat lang po. At ang mga ganito pong kaliit na bonsai. Ang bonsai material is malutong po siya. Mag-wire po is nasa taas para hindi po masyado, hindi niyo po pwedeng baba dito kasi maglalagatok po yan, mababali po yan. Once na nag-wire po kayo dito, simula ganyan. Tapos pababa dito sa taas kasi kahit ganin mo siya, hindi siya mabibiyak sa gitna. Tawag yan, mahina tayo pero marunong muna tayo mag-wire. Yan, ito po. Meron na tayong wire. Kung kinakailangan po is dudoblehin po natin yung wire niya. Pwede siyang triple or pero ang gagawin po natin once na naglubog na yung wire natin, aalisin na po natin yan para hindi naman po masyadong masakal yung ating bonsai material. Para sumunod po kasi siya, kung isa lang po kasi yung wire ang gagamitin natin, is hindi natin siya makukuha yung ating gustong magiging forma ng ating bonsai. Ayan po, tatlo po yung ilagay ko para mabend ko po siya ng maigi. Ayan po. Yan po yung ating na bagong wire na Argao Taiwan. May dalawang klase kasi po yung ating proseso ng paggagawa. Pwede po siyang ang Argao Taiwan po is pwede naman pong hindi wire. Pwede naman po siyang gagawin natin is natawag na clip and grow technique. Para tayo magka-cutback, magsisibula tayo, walang sanga, kakatbak tayo at hayaan natin siyang na magkaroon ng mga bagong shot. At ganun po, trim lang, pruning ng pruning lang para mas lalong lumago yung ating bonsai. Pero mas maganda po kasi para sa akin is meron siyang korba yung katawan niya para maporma po natin siya na puno. Yan mga kaibigan. Yan po yung ating maliit na bonsai. Mas maganda po talaga pag may wire siya. Yan po yung tingin natin sa pag-wire. Medyo maliit lang po kasi ito. Gamitan po natin siya ng extension pot para hindi po siya mapuno yung kasi pag maliit yan ito lang po bitin po siya sa makukuha ng nutrients kaya may garan tayong extension pot. Po pong impormasyon sa ating mga baguhan sa paglalaan ng pagbobonsai. Ang pagbobonsai po is may kanya-kanya pong style yung pag-wire ng ating bonsai. Depende po yan sa atin kung anong gusto natin magiging forma. May basihan po talaga dapat tayo sa pagbobonsai. Marami pong style, papakita ko po sa video nito yung mga style ng mga bonsai style. Ito po tinatawag na semi-cascade style na ginagawa natin. Ito po. Ayan po. Ayan po yung ating mga ginawa ngayong araw lang. Ayan. Ayan po. Ayan po yung iba-ibang style na ginawa natin. Nilagay natin sa bato. Ayan, pa-bonsai. Mga wire, bagong wire siya.
kung nagustuhan niyo po yung video natin ngayon is huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe and hit yung notification bell para update na. Paki-like na lang po and comments na lang po kung nagustuhan niyo po yung video natin. Shoutout po pala sa mga kagrupo po na lahat mga grupo na sinalihan po natin, mga bonsai related po na mga group. Hello po sa inyo. Sana po nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Salamat po sa patuloy na support sa akin channel. Sana po nakapagatid na naman po ako na na-inspire naman po kayo sa ginawa ko ng video ngayon. Kaya salamat po and God bless po sa inyo lahat. Mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada at lahat ng mga kaibigan natin sa bonsai. Hello po sa inyo. Salamat po. More power.